So yun, magandang araw sa inyo mga kababayan, here and abroad mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Manila, particularly nandito tayo sa Luneta, Rizal Park. At nasa harapan natin yung monumento ni Dr. Jose Rizal. At weekdays po ngayon, maraming nagpi-field trip na bata. Maganda po yung panahon. Meron po na po parang balita, mukhang naalala niya po yung La Madre Filipina. Dito po yung nakapwesto, yung isa yung authentic na rebulto. Dito na pwesto, wow, si Thomas oh. O si Pepe. Yan, ay Pepe and Friends. Hindi po si Thomas, si Pepe. Bagong pintura si Pepe ngayon ah. Parang pintura ng ano. Ng ating bandila. So yun, may bagong ginagawa ngayon dito sa La Madre Filipina. Mukhang may bagong proyekto. Sir, magandang tangali. Ito pala. Sir, magandang tangali o. Nagbablog po ako. Sir, di ba La Madre Filipina to dati? Anong gagawin dito ngayon? Ay, papantayin lang. Lalagyan nyo na ng tiles. Paano sir, yung nasa kabila? O ganyan lang din sahig, yung sahig lang. Sahig, sayang no. Luluwag pala rito. Okay sir, thank you. So yung pala yung ano, yung pakita lang natin yung ano, yung ganyan lupa oh. Parang lalagyan lang ulit ng mga brick tiles. Yan po yung banggit. Wala pang bago kung ano eh. Bising-bisi sila kahit mainit mga kasama. So yun ang latest. Ito po dati nakatirik yung La Madre Filipina. Hanggang ngayon, muna nakaready na yung mga ilalagay silang bakal. Siguro maganda nga puro ito kung ilalandscape eh. Mga sama eh. Pero ang dami pong materyales eh. Kung titignan natin. Kaya mga kasama yun yung banggit, walang gagawin, parang gagawin lang ganito. Itutulad dito sa sahig ng Rizal Park. Ngayon, abangan po natin kung ano talaga yung gagawin dyan sa dating pwesto ng La Madre Filipina. Lalakad lang po tayo rito ng konti, may papakita po sa inyo mga up and coming projects ng dito banda sa Rizal Park sa Maynila. Ito po, papakita ko po. Sinadadatnan ko po kasi ito pa naglalakad ako minsan dito. At one time na, chinik ko na yung isa. Kaso, confirm po, hindi pa nagsisimula. So, yun, yung kasama niya, no? Bagong pagpapaganda, Chiesa Works, Department of Tourism. Ayan, no? Dito lang po yan sa gilid. Collaboration with the Department of Tourism and National Parks Development Committee, yun po yung nag-handle ng Rizal Park, ng Paco Park. And then kaya nga po parang pag nagko-conduct po kayo dyan ng mga gusto nyo mong picture taking, pupunta mo muna kayo dyan, nandito yung main office nyan. So yan po, ito po yung pinuntahan ko rin sa likod ng Quirino Grandstand, yung Esplanade. Makikita niya po siya dyan banda. Access road, ito po yung mapa niya eh. Kaso wala pa, hindi pa po siya nagsisimula. Sen, ito pa, New Children's Playground. Doon na po sa gilid. May plano pa yun, parang bangka. Yung sa Sambuanga. Magagandang bangka yung makukulay. Sa Paygreen Restroom. Yun nga lang may bayad. Pero malinis. Green restrooms. Ito po ang abangan dito. Parang Esplanade mga kasama. Okay,
abang-abang po yan, location niya. Ito. Ganda maganda po yan pag nagawa. Abangan po natin yan katulad nung ginagawa ko sa Manila, sa Rizal, sa Pasig River Esplanade, lapit sa Jones Bridge. So yun mga sama, mga kababayan, ito po yung mga kabataan ngayon, taga UST, Maynila. Ano pong mga pangalan, kahit nickname? Jerry. Bali kayo first year, ang inyong course? Tourism. Ayos, tourism. So yun, nakita ko kasi kayo, nag-interview lang kayo kay Manong. Actually, kaya ako parang nagka-interest din, natanong nyo yung tungkol sa basura. Ako naglalakad ako one time dito. Nagkukusa akong mamulot. At kasi nga may mga pasabay pa rin tayong mga kababayan. Ayo, bilang kabataan ba, naka-instill na ba sa inyo na parang magkusa sa ganyang aspect? I-aware na isa kasaysayan ba? Kaya napunta kayo rito. Yun, Pilipino yung subject nyo. Ano bang masasabi niya? Mahalaga ba yan? Sabi ko, opo. Kasi yung pangangalaga po sa mga katulad dito, parang ano po siya, cultural heritage. Parang pati na po siya ng kasaysayan natin. So, importante po na pangalagaan ah, sino pa po yung pwedeng mag-elaborate yung kahalagahan ng history? Kasi yun po yung identity natin as Filipino. Yan, tama po yan. Yung inaano ko, walang maunlad na bansa na walang identity. Kailangan may identity. And then, napagsasama yung improvement, yung future, tsaka yung past. Pag mapupunta kayo sa ibang bansa, ganun eh. Kaya yun, sa inyong parang pinopromote ko rin. Kaya yun, maganda lang ang mga kabataan natin ngayon. Aware kayo, mas open-minded ba? Tsaka, yun lang. Maraming salamat mga tourism students from UST. Mabuhay po kayo. Yes, sila po talaga yung pag-asa. Sa likod nila yung si Jose Rizal. Thank you very much. So yung mga asaman, mga estudyante from UST, na papansin natin na, yun nga, nagka-interest lang ako kasi nagagawa rin sila ng kanilang parang report. Na in-interview ko lang sila ano ba yung kahalagan sa kanila nung kasaysayan tsaka nung pagpapanatili nung kalinisan, mga kasama. So yun, mga kasama, in-interview rin nila ako at nag-enjoy po ako rin kahit sayang hindi ko na video, hindi ko po napakita sa inyo yung interview nila sa akin at ayan nyo po next time mag-i-interview ulit tayo ng mga kabataan, magpo-focus tayo sa mga kabataan, sila po yung magiging tulay ng kasaganaan ng ating bansa. Saktong-sakto po nandyan si Dr. Jose Rizal. Matang siyang talagang nagbigay po ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Ayun po mga kasama, balik po tayo rin sa ating update. Nakita po natin yan na may mga bagong ginagawa ngayon. Pero so far po, yung Esplanade, hindi pa po siya nagsisimula. At pinuntahan ko na yun mga kasama. Yan ang higanting Christmas tree ng luneta mga kasama, Chinese garden. Meron pa po utang sa inyo yung Japanese garden, hindi ko pa napupuntahan. Ayun yung papapasyal ko pa rin kayo dyan. At yun lang po, napakaganda po ng araw ngayon. At napansin ko nga lang po na yung La Madre Pilipina, isa yung lugar niya, isa inaayos ulit. So far yun po yung una na natin balita na babalik lang nila yung mismong sahig, yung mga brick tiles mga kasama. At yung ating mga turista. Yun, balik po tayo ng konti rito. Siguro masama, balik, gagawa pa po ako ng vlogs na ano talaga. Magiging proactive po tayo. I-anin po natin, i-try natin i-reverse yung maling pananaw, yung mga nakagawian natin. So yun ha, another glimpse lang ulit dun sa ginagawa dito sa dating pwesto ng La Madre. Na yun nga mga kasama, pabalik lang sa dati. Magiging super luwag tong lugar na to mga kasama pag naglaon.
Tanggapin niyo po yung mga turista yung ano na nagbabasa ng Chiesa update. Minsan po yung mga babae natin hindi binabasa yan. Yan po si Pepe. Ganda ng kulay, bagong pintura. ₱50 per loop daw po itong pagsakay kay Pepe and Friends. Yung naririnig niyo po, napunta na po natin yan. Iyano ko lang po din po kayo na sana po inanyayaan ko kayong bisitahin yung yan ang pagpapakabayanin ni Dr. Rosario. May mga ano po dyan, parang 8-footer o 10-footer na mga statue ng mga yung tagpo nung si Dr. Rosario po ay binaril. Yan ang naririnig ko po yung ano, yung parang nangyari. Yung mga pagsasalita. Nung pumunta po ako dyan, may entrance fee ₱20 yata. Pero ngayon, hindi ko po sure. Inaanyayaan ko lang din po kayo pumunta. Balikan ang ating kasaysayan, mga kasama. Ayan po, ayan po ang lugar, ang pagpapakabayaan ni Damartito mo po si Rizal. Ayan po, dito lang po yan sa gilid ng Luneta Park, ng Rizal Monument mga kasama. So yun mga kasama, maraming salamat sa pagsama sa akin sa maikling update lang po dito sa Luneta. At sana nga po may mas maganda pang mangyari doon sa ginagawa doon sa dating pwesto ng La Madre. Sana hindi lang po gawing sahig, baka may pwede pang gawing parang rebulto o parang monument ulit. Pero siyempre po, susunod tayo kung ano man yung plano ng National Parks and Development Authority dito na mamuno po dito sa Luneta mga kasama. Yun po, maraming salamat mga kababayan. Like, comment, and subscribe. Hit yung notification bell para updated kayo pag may bago naman tayong video. Kaya yun, maraming salamat po ulit. God bless po and see you po sa next vlog update. Masama.